بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ang pagsana pag-usapan natin ay ang real talk po patungkol sa na usapin na ito. Kapag po tayo ay umutang, kahit tayo po ay magbayad. Ito po ay kadalasan na nangyayari sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Subhanallah, sa isang tao, hindi maiwasan na siya ay maaaring humiram sa kanyang kaibigan, kanyang kamag-anak, kanyang kapatid, uninuman. Pero dapat po na bigyan natin ito ng halaga na kapag tayo ay umutang, magbayad po tayo. Alam ko po na maaaring ang iba sa atin dyan ay nahihirapan ng maningil. Kaya baka itatag niya itong topic natin ngayon sa kaibigan niya o kakilala niya na hindi nagbabayad ng utang o matagal magbayad ng utang. Anak ko po, subhanallah nawa ay patawarin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So real talk po tayo, kapag po tayo ay nangutang ay magbayad po tayo. Lalo na kung may kakayahan tayo. Una-una ay ito po ay pinagkatiwala sa atin. Ibig sabihin, yung tao na nagpautang sa atin ay pinagkatiwalaan tayo. Kaya yun ang pinakamahalaga doon na bibigyan natin ng pansin, yung tinatawag na tiwala. Okay? So kaya tayo magbabayad kapag sinabi natin na sa katapusan, wag naman sa katapusan ng mundo. Di ba? Napakatagal nun sa katapusan ng mundo. Mahirap yung salita na yun kapag nagbityo tayo ng salita na sasabihin natin na sa katapusan, sa katapusan na ng mundo. Di ba? So yung tiwala kasi ang pinapangalagaan natin dito. Sa panahon na kung saan nangangailangan tayo, sa panahon na kung saan ay hinahanap mo yung kaibigan mo, kapatid mo na makakatulong sa'yo. Itong tao na ito na nagpautang sa'yo ay siya ay nagtiwala sa'yo. Okay? So dito, dapat ay suklian mo siya kasi siya yung nagpautang sa'yo sa mga panahon na ito. Subhanallah. So yung panahon na nangangailangan ka, itong tao na ito ang dumating para ikaw ay tulungan. So dito ay tiwala ang pinag-uusapan dito. Kapag ka sinabi mo na babayaran ko sa katapusan ng linggo, katapusan ng buwan, ay huwag naman sa katapusan ng mundo. Di ba? Subhanallah. Nagiging biro natin ito pero ito po hindi magandang kaugalian. Ito po ay masakit na naging kaugalian ng iba. So kung hindi po tayo makapagbayad, ay makiusap tayo. Okay? So ito pinakauna. Yung tinatawag na isipin natin na ito ay pinagkatiwala. Okay? Pinagkatiwala sa atin ito. Tayo pinagkatiwalaan ng ating kaibigan. So dito, huwag nating sirain yung tiwala. Kasi hindi na talaga tayo makakaulit. Marami. Di ba? Tayo, minsan sa natin, kapag may nanghiram sa atin, tapos medyo matagal sa kanasinghil, kapag ka nangailangan, nahihirapan tayong magpahiram muli dahil sa naisip natin na magkakaproblema na naman tayo dito. So ito yung nagiging problema na nahihirapan tayo sa panahon na kailangan natin ang ibang mga kaibigan natin. Kahit na alam natin na may kakayahan sila, nahihirapan sila na magpautang sa atin muli. Bakit? Dahil na sila ay nagkaroon kumbaga ng phobia, subhanallah. Dahil sa yung sinapit nila sa hindi pagbabayad ng utang sa tamang panahon. So dito, maaaring hindi na makaulit. So nahirapan tayo, di ba? So dito, ang gagawin natin, naalala ko dati yung nanay ko, naway pangalaga sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag may mga, syempre, sa pamilya, normal lang yan, ang ginagawa niya, may kapitbahay kami, na si Bashir, naway pangalagaan siya ni Allah, kapag may nangailangan ng mga kamag-anak na nanay ko, so dito, ginagawa niya ay hihiram siya, syempre, para matulungan yung kapatid. Okay, so nakahiram siya dito. Hindi pa darating yung usapan dito, maghahanap siya ng paraan. Kung wala siyang pera, ay naghahanap siya ng paraan na
marisulban niya, mabigyan lang niya yung usapan. So dito, subhanallah, napansin ko sa nanay ko, parang napakadaling maghiram. Kapag siya maghiram, napakadali. Kahit saan siya pwede maghiram, napakadali maghiram. Bakit? Dahil yung tinatawag na usapan, yung usapan na pinagkasunduan ay talagang ano, sinusunod niya. So dito po pinanaw natin yung tinatawag na tiwala, pangalagaan natin ito. Dito kasi ay parang isa ito sa mga tanda kapag ano, yung tinatawag na tao na humiram sa iyo tapos hindi lang nag-message, hindi nagparamdam, parang ano, buti pa yung sabi nila yung mga subhanallah. Sabi nga nila pag hihingi ng ano ng utang ay napakabait. Pero kapag subhanallah maniningil ka ay parang tigre, ano. So dito, pangalawa, una-una ay ito, isipin natin na ito ay pinagkatiwala sa atin. Ibig sabihin ay huwag natin sirain yung tiwala. Pangalawa ay kapag sisingilin tayo, huwag tayo magalit. Subhanallah. May mga iba, which is naway gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nakakahiyang maningil nga eh. Bakit nakakahiyang maningil? Una-una, hindi nagre-reply. Pangalawa, pagka nag-message ka ng maniningil ka, magagalit. Subhanallah. So, ito yung pinaka-real talk natin na subhanallah, yung sinisingil mo na tinulungan mo sa panahon na ngayon ay kailangan mo pera, siya pa magagalit? Siya pa yung mag-block sa'yo? Siya pa yung magsalita ng hindi maganda? Parang nakakahiya na maningil na kunin mo yung pera mo. Subhanallah. So ito hindi magandang kaugalian. Bakit hindi tayo humingi ng paumanhin? Bago pa dumating yung ano, humingi tayo ng paumanhin na hindi ko mababayaran, bigyan mo ko ng pagkakataon. Pero wag naman yung sa sunod naman na ano, katapusan ng mundo. Hindi. Dapat ay bayaran natin. Sikapin natin. Ano? Kung hindi natin kaya, halimbawa sa 1,000, bigyan natin 500. Sa sunod yung ano, tinatawag na 500. So at least, merong nabayaran mo siya na yung tinatawag na ginawa mo yung kaya mo. Di ba? Kasi, subhanallah, minsan, tayo na, tayo na yung nakakaramdam ng hiya, minsan. May mga tao na, subhanallah, ang dami-dami niyang mga utang, tapos makita mo, mashallah, naka-Starbucks, magpo-post, naka-Starbucks, pupunta sa mahal na hotel, pupunta sa mga, tapos, mashallah, mag-i-enjoy, hindi ibig sabihin na hindi ito, ano, na hindi ko ibig sabihin na masama ito. Pero, ang problema kasi dito, tinan mo, may utang ka na dapat mong bayaran ngayong buwan, tapos sa katapusan ng buwan, hindi ka nag-message, hindi ka nagbayad, hindi ka, ano, tapos, sa sunod na buwan, hindi ka nagbayad. Sa sunod na buwan, hindi ka nagbayad. Sa sunod na buwan, hindi ka nagbayad. Pero nakikita, subhala sa mga post na mashallah, ha? Sa mga mamahaling restaurant, sa mamahaling mga lugar, mga, subhanallah. Parang, tayo na lang nahihiya na makikita natin, mashallah, itong nangutang sa atin. Tayo, nagti-3-in-1 lang tayo, no? 3-in-1, o kaya yung kaping puro lamang ang iniinom natin, ano? Pero, subhanallah, yung taong, ang tao na yun, ay mashallah, parang walang utang. Subhanallah. Tapos pag siningil mo, magagalit. Subhanallah, hindi ibig sabihin na bawal lang kumain sa mga mahal na restaurant. Pero, ano rito, yung tinatawag na ano, yung, kung, halimbawa, kung utang ay matagal, halimbawa, tulad ng may loan ka, o kaya may ano ka, walang problema kasi yun, monthly, binabayaran mo, kaya usapan ni isang tao, walang problema doon. Pero ang mahirap kasi dito, yung tinatawag na ang tao ay pinapakita pa niya na kumakain siya ng mamahal ng mga restaurant. Pero subhanallah, yung kapatid niya na nagpahiram sa kanya ay nangangailangan. Kailangan niya yung pera sa panahon na yun. Subhanallah. Pero hindi na pinapansin. Sin lang, sin soon. Nakikita lang niya. Hindi naghumihingi ng paumanhin. Dapat na makiusap tayo. Kasi nga, yung kapatid niya, tinulungan nga tayo. Bakit hindi tayo makiano sa kanya? Makiusap, di ba? Maiintindihan naman. At saka pangalawa, wala talaga siyang choice. Baka matulad pa tayo dun sa iba. Huwag naman ganito, yung ipopost niya. Yung iba, streamer pa. O kaya wala pang streamer ngayon sa panahon ngayon. Yung tarpaulin, ano? Okay? So, hindi naman ganoon maningil. Okay? Yung sa maganda rin pamamaraan. Pero mahirap yung, ano, subhanallah, yung may utang na ilang buwan na. Usapan nila sa
ano, katapusan ng buwan, pero naging katapusan ng taon. Di ba? Sumunod. Hindi na magbabayad. Nakikita mo na doon sa mga mamahalin ng mga ano-ano pa. Tapos, ha? Kunwari, subhanallah, parang nakakahiya na lang maningil. So, dito, ano natin dito, kapag ka nangutang tayo, hindi natin kaya, dahil normal lang na maaring sa sitwasyon natin, hindi tayo wala tayong kakayahan, so anong gagawin natin? Makiusap tayo, humingi tayo ng paumanhin. Maiintindihan naman ng tao eh. Subhanallah, mayroon nga akong isa na naging ano, naging kaibigan, na kung saan, dahil lang sa pera, halos hindi na kami nag-uusap, halos lumayo na. Dahil nga dun sa, hanggang ngayon, hindi pa nababayaran. Pero kinalimutan ko na anong gagawin mo sa tao. Ang problema doon, pati yung friendship namin, yung pagkakaibigan namin, nawala. Dahil nga sa ayaw niya na makita ako, subhanallah. So ito yung mahirap dito eh. Pati yung pagkakaibigan yun, nasira na. Pati yung ano nyo, subhanallah. So napakahirap ito. So anong gagawin natin? Unang-una ay sikapin natin na magbayad. Bigyan natin halaga kasi ito'y pinagkatiwala sa atin. Pangalawa, kung hindi, pakiusapan natin. Okay? O kaya hati-hatiin natin yung bayad. Ang mahalaga dito, maramdaman ng tao na yun na hindi ibig sabihin na hindi mo binibigyan ng pansin yung inutang mo na pera. Ibig sabihin, paramdam mo sa kanya na ito ay mahalaga sa'yo pero hindi mo pa kaya. So paliwanagan mo siya. Okay. Pangatlo ay ito ay pananagutan natin. Ito ay pananagutan. Okay. May mga iba umutang, nag-loan. Ha? Nag-loan halimbawa sa Saudi o sa Middle East, sa ano man. Umuwi ng Pilipinas, hindi na binayaran. Wallahi al-adim, hindi ibig sabihin na natakasan mo yung bangko na yun ay sa Allah, makakatakas ka. Subhanallah. Lahat ng ginagawa ng tao ay nakasulat sa atin. Hindi natin pwede matakasan yan. May mga kumuha ng pera sa mga tao sa Saudi Arabia o sa Middle East, tapos bigla na lang nag-exit, bigla na lang ano, kinalimutan na. Hindi ibig sabihin na natakasan mo yung tao ay tapos na, hindi, pananagutan natin ito sa kabilang buhay. Kaya isa sa paalala ko, no, ibibanggitin natin sa mga dalil. Sa hadith ni Imam Muslim, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lis-shahid kullu dhanbin illa dain. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, papatawarin sa isang shahid, yung tao na namatay sa landas ni Allah, ang lahat ng kasalanan maliban sa utang, sa hadith ni Imam Muslim. Maliban sa utang. Yan mo? Ang shahid, shahid ha, pinakamataas na antas na yan, na pakikipaglaban sa landas ni Allah ay patatawarin sa kanya maliban sa utang. Subhanallah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang sahaba, may utang ata 2 dinar, hindi ko nagkakamali sa hadith, hindi nagsala ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Maliban nung sabihin ng sahaba na ya Rasulallah, ako ang magbabayad sa kanya, yung isang sahaba. Ako magbabayad, sa akin na yung ano, yung utang na yan na ano, doon pa nagsala si propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Ganun katindi ang utang. Kaya hindi natin ano, yung iba tinatakasan ni utang. Yung iba wala na hanggang subhanallah, nakalimutan na. Yun nga sa sinasabi natin na sa ano, sa katapusan ng mundo. Subhanallah, talagang katapusan ng mundo sa kabilang buhay. Kabilang yan sa sisingilin sa tao. Hindi makakapasok ang tao sa paraiso maliban na yan ay mabayaran niya sa kabilang buhay. Napakadelikado yan. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man akada amwalan nas yuridu adaaha addaha Allahu anhu. Ito ay sa hadith na Imam Bukhari. Tapos dito, waman akadaha yuridu itlafaha atlafaha Allah. Sino man ang kunin niya yung pera ng kanyang kapatid na umutang siya, na wala siyang intensyon na magbayad. Subhanallah. Ha? Unahin natin yung ano kanina, yung hadith. Sino man ang gustong kumuha o humiram sa kanyang kapatid na iniisip niya na ito ay babayaran niya, ay babayaran ito sa kanini Allah. Padadalin sa kanini Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasa intensyon niya ng tao eh. Kung babayaran mo yung talagang bibigyan mo ng halaga, yung tinatawag na inutang mo. Okay? Ngayon sabi sa hadith, waman akhadaha yuridu itlafaha atlafa Allah. Sino man ang kumuha o mangutang sa kanyang kapatid ng pera at nasa intensyon niya hindi niya babayaran yun, sisirain sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang biyaya yun sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So dito, isa sa ano natin sa real talk natin ay kapag po tayo ay nangutang ay magbayad po tayo. Huwag na pong humantong sa magpo-post tayo sa Facebook na si ganito ay nangutang. Di ba?
Napakahirap naman nun. Huwag pong humantong sa masira yung pagkakaibigan nyo dahil sa kakaunting pera. Huwag humantong sa hindi ka na makaulit. Diba? Dahil sa hindi mo pagbabayad sa tamang panahon. Sa sinasabi natin kanina na sa katapusan ay naging katapusan na ng mundo. Subhanallah, biro. Pero ito ay tinatawag na hindi magandang kaugalian. So dito, kabilang sa ano natin dito, ay yung pagbibigay naman ng tinatawag na ng kaluwagan sa mga tao na nangutang sa atin, lalo na kung alam natin ang kanilang sitwasyon. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim na mayroong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang lalaki sa panahon ng mga nakalipas, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagpapautang sa mga tao. Hindi yung 5-6, nagpapautang bilang tulong sa kanila. At meron siyang alalay na siya yung naniningil sa mga nangungutang. At sinasabi niya doon sa yung tao na yun na tumutulong sa kanya, na kapag nakita mo na walang maibayad o nahihirapan, ay bigyan mo ng kaluwagan. Ibig sabihin, bigyan mo ng pagkakataon. Isang buwan, dalawang buwan, walang problema. Kaya nabanggit sa hadith, kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay pinatawad ni Allah dahil sa kanyang gawain na yun. Allahu Akbar. Pinatawad ni Allah dahil sa kanyang gawain. Sa isang hadith, kapag ka yung kapatid mo ay nahihirapan doon sa kanyang tinatawag na pagbabayad at binigyan mo siya ng palugit, pinadali mo sa kanya, ay kada isang araw ay para kang nagbibigay ng sadaka doon sa tinatawag na yung tinatawag na pinautang mo sa kanya. 1,000. So parang araw-araw ay meron kang 1,000 na sadaka dahil sa pagbibigay mo ng palugid, pagluwag sa iyong kapatid naman ng palataya. So dito po, lahat po tayo, hindi natin maiwasan, talagang nasa buhay na natin yan, na tayo ay magigipit, may mga panahon na tayo ay nasa kaluwagan o kaya sa kagipitan. So kapag tayo po ay nangutang, ay isipin po natin, ito ay pinagkatiwala sa atin, hanapan natin ng paraan, huwag tayong magalit kapag tayo ay siningil, at dapat alamin natin yung tinatawag na panganib ng hindi pagbabayad ng utang. Sa mga tao naman na binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng biyaya, ay tayo po ay magtiis at mag-ikhlas tayo, taos puso kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na magpaluwag tayo sa mga nahihirapan, bigyan natin sila ng palugid hanggang sa sila ay makabayad at meron po tayong gantipala sa mga bagay nito. So ito po ang real talk natin ngayong araw, inshallah. Nawa ay nakapulo tayo ng aral sa araw na ito. Hindi na po kailangan itagyan sa mga tao na hindi marunong magbayad. Dahil hindi na po nila yan titingnan. Kapag nakita nila, real talk, pagbabayad na utang, slide na po yan, hindi na po yan titingnan. Subhanallah. Dahil na alam nila na tatamaan sila. Nawa, hiling tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay kanyang tulungan sa ating mga pangangailangan, tayo ay kanyang ibilang sa mga tao na makakapasok sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.